Sa ibang gusali muna magkaklase ang ilang estudyante ng Emilio Aguinaldo College habang sinusuri pa ang Building 7 na tumagilid kasunod ng lindol. At live mula sa Paco, Maynila, may unang balita si Cecil Villarosa. Cecil? Magandang umaga sa inyo, Igan. Isang linggo nga matapos tumama ang malakas na lindol sa Luzon, ay magabalik eskwela na ngayong araw na ito ang mga estudyante ng Emilio Aguinaldo College dito sa kanilang campus sa Paco, Maynila ngayong araw na ito. Isang linggo na sinuspinde ang pasok ng mga estudyante dito nga sa EA College sa Maynila, sa Manila campus, at yan nga ay para bigyang daan ang pag-inspeksyon sa isang gusali ng paaralan na humilig sa katabi nitong gusali kasunod nga ng malakas na lindol. Sa Facebook page ng EAC ay inanunsyo ng pamunuan ng eskwelahan na balik na ang klase sa lahat ng antas. Gayunman, hindi pa muna ipapagamit ang sinusuring gusali. Yan yung Building 7, Igan. At ang lahat ng mga scheduled class na nasa Building 7 ay ililipat sa Buildings 5 at Building 6 ng EAC. Ang temporary room assignment ay detalyado makikita sa kanilang Facebook page. At kasama na rito ang mga nagkaklase sa ilalim ng Business Education, Medicine, Criminology, Pharmacy, Medical Technology at Engineering Technology, maging ang mga transaksyon sa Registrar's Office, Accounting, Cashier Admissions, at iba pa ililipat din sa Buildings 5 at 6. Nabatid na kumuha rin ng EAC ng dalawang Independent Structural Consultant para suriin ang kanilang mga gusali. Katunayan, nagtakda pa ang EAC ng Community Forum kaugnay ng Structural Integrity ng lahat ng kanilang mga gusali, at ito ay gagawin bukas na umaga sa kanilang auditorium. Imbitado sa Community Forum ang buong komunidad ng EAC. Sarado pa rin, Igan, sa mga oras na ito ang traffic sarado pa rin sa traffic itong kanto ng San Marcelino at UN Avenue. Ito yung kalsada na patungo sa EAC campus. Sa ngayon ay hinihintay pa ng EAC ang opisyal naman na ulat na magmumula sa DPWH. Ganun din mula sa Manila City Engineering's Office at mula sa dalawang structural consultant na kanilang kinuha para nga masuri ang structural integrity nitong Building 7 kasunod niya ng pagtama ng malakas na lindol noong nakalipas na linggo. At live mula dito sa Paco, Maynila. Balik sa inyo, Igan. Maraming salamat, Cecil Villarosa.